Topic po natin ngayon tungkol sa mataas na cholesterol, and I'm sure marami sa inyo baka nabigyan ng doktor nyo ng mga statin. Ito yung mga atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, pampababa ng cholesterol. So bilang internist at cardiologist, ito talaga yung inaaral namin. Ito talaga yung linya ko. Okay? Pero ituturo ko sa inyo, ano yung tamang paraan? Kailan ba binibigay ang statin? Bali, hindi lahat ng tao na mataas ang cholesterol bibigyan agad ng statin. Merong mga tao, isang grupo ng tao na babagay itong mga statin na gamot, makakatulong sa kanila. Pero may isang malaking grupo rin naman ng tao, kahit medyo mataas ang cholesterol, hindi rin dapat binibigyan agad. Okay, so ikukwento ko sa inyo kung ano yung tamang pagbigay nito, sino pwede at sino hindi. Ang goal lang po natin, alam nyo naman, ang goal ko lang na mas humaba buhay nyo, ano yung pinakamaganda sa katawan nyo, hindi man tayo nagbebenta ng gamot, wala tayong paki dito, gagamitin lang natin siya sa tamang paraan. Okay? Ano ang mga statin? Ang statin, gamot siya pampababa ng cholesterol. Actually, sa Amerika siya ang number one drug na binibigay sa mga Amerika. Siya na number one na pinakamarami na bibigyan nito, itong mga atorvastatin. Binablock niya isang enzyme na naglalabas ng mga lipid. So, HMG-CoA reductase. Ibig sabihin lang, nabababa niya yung cholesterol. Ayon sa pag-aaral, okay, sa tamang pasyente, ano yung tamang pasyente? Usually, lalaki. Usually, may risk factor. Ibig sabihin, itong taong to, malapit na ma-heart attack. Lalaki, may high blood, mataas ang blood sugar, overweight, diba? Naninigarilyo, diba? Sobrang stress. Yan, pwede yan bigyan ng statin. Yung dati nang inatake sa puso, nakita may bara na yung puso na angiogram, na angioplasty na, nakita nagbabara na isa, dalawa, tatlong ugat sa puso, ay kailangan na bigyan. Yung may lahi, ibig sabihin, magulang niya, lolo-lola niya, marami na matay sa heart attack sa batang edad. Ibig sabihin, yung dugo niya talaga lumalapot. Tapos yung cholesterol niya, hindi lang konting taas, super taas. So ang point ko, pag very high ang risk profile, pwede bigyan ng statin. Makakatulong sa kanila. Ito maraming pag-aaral talaga to. Kahit i-search nyo, ito inaaral namin mga cardiologist na babawasan yung heart attack, yung stroke, napapahaba ang buhay doon sa tamang pasyente. Okay? Pero nakikita ko rin sa mga nakikita ko mga tao, marami rin naman nabibigyan ng statin na parang hindi naman kailangan. Ang cut-off kasi ng total cholesterol level is 200 milligrams per DL. Okay, so 200 dyan, sino-shortcut ko lang, may good cholesterol, may bad cholesterol. Pag ang number nyo between 200 to 240, let's say lampas ka lang konti, let's say 210 ka lang o 220. Para sa akin, kung lumampas lang konti, hindi ko gano'n pinapansin. Lalo na kung wala kang risk factor. Anong walang risk factor? Hindi ka naninigarilyo, okay? Wala kang high blood, wala kang diabetes, bata ka pa. 30 years old, babae, nakita mataas cholesterol, 210, 230, kahit 240 nga ang cholesterol mo, para sa akin, okay lang. Meron tayong home remedy, mamaya, diet muna, kaya natin yan. Dalawang buwan muna. Di agad-agad ako nagbibigay ng gamot para dun sa laboratory test. Kasi laboratory test yun eh. Siyempre, ginagamot natin yung pasyente. Ibig sabihin, sa babae na walang risk factor, malabo ang tsansa at atakihin siya sa puso. So, kahit bigyan ko ng statin, walang ganong benefit. Diba? So, sasabi na iba, ba di na lang bigyan? Eh, baka may konting benefit. Ito ang problema. Lahat ng gamot, may positive, may negative. Itong statin, na pag-aralan siya maigi, maraming positive. Pero, meron din malinaw na tatlong side effect ang statin na pag-uusapan ko mamaya. Itong tatlong side effect, hindi naman lahat ng tao magkakaroon ng side effect. Siguro,
merong mga 3%, 2%, 1% na magkaka-side effect. So, merong may tsansa, okay? Pero baka lang matsambahan. Ibig ko sabihin, kung bibigyan lahat ng tao na konting taas ng cholesterol, eh dadami magkakaroon ng side effect. Itong tatlong side effect na binabantayan, yan ang topic natin. Ano yung mga babala sa umiinom ng statin na babantayan nyo? Ano yung mga walong bawal gawin kung umiinom kayo ng atorvastatin o statin para hindi magkaloko-loko yung katawan natin? Babanggitin ko yung tatlo, pero shortcut ko lang yung tatlong main problem ng statin na binabantayan. Maliit lang naman ang chance, between 3 to 1% or less. Muscle pain. Merong nasisira ang muscle in a few percent. Pangalawa, liver damage. Tumataas yung SGPT, SGOT. Medyo nasisira yung liver. Maliit lang naman ang percent. And number 3, tumataas ang blood sugar. Pero yung sa blood sugar, parang less than 1%. May maliit-maliit na chance. Muscle pain, liver damage, diabetes. So, kaya ang point ko, kung hindi mo naman kailangan, eh hindi ko na ibibigay agad eh kung magka-side effect ka pa dito. Pero dun sa talagang may bara na sa puso, eh kailangan mo na inumin ito. Mas panalo ka. Ganun mag-isip ang doktor. Pros and cons. Kanino sakto pwede yung gamot, hindi para sa lahat. Okay, ginagamot natin ang pasyente, hindi naman iba ang goal natin. Pero marami akong home remedies, mami. Okay, ito yung mga bawal gawin. Number one, syempre pag umiinom ka, let's say naka-maintain ka sa sakit sa puso, huwag mo rin basta-basta ititigil. Papaalam mo muna sa doktor. Kasi yung epekto ng statin pang matagalan, ilang buwan, ilang year, syempre isipin mo yung mga cholesterol, yung taba, magbabara yan sa ugat natin, matagal na panahon yan. So para mabawasan niya yung taba, yung pagbabara, matagal-tagal din yung panahon. Actually dito, mga 1 month, maximal effect niya, 1 month ka dapat umiinom ng pinakamalakas atorvastatin . Sa mga statin, atorvastatin, malakas. Rosuvastatin, malakas din, although mas bago rosuvastatin. Simvastatin, mas luma. Siguro, mas safe, mas luma, pero mas mahina siya. Sa atorvastatin, after 1 month, bababa total cholesterol mo ng mga 40%. Mataas. Pati triglyceride, bababa ng 40%. Tsaka yung good cholesterol, tataas konti. So, 1 month or more. Hindi pwede, hindi porke kumain ka ng lechon ngayon, bukas atakihin na sa puso. Hindi po ganun. Or kakain ng lechon, tapos iinom na isang atorvastatin, parang naglalaro lang tayo. Hindi ganun. Unti-unti yan, matagal ang pagkain na matataba, bago mag-accumulate, matagal ang din inom na gamot para mawala o yung mabawasan yung bara. So, wag lang imimiss yung gamot. Paalam mo na sa doktor. Number 2, minsan sa suha may interaction. Okay? Grapefruit kasi ang pinag-aralan sa Amerika, ang suha, kapatid, grapefruit . Pag umiinom, pag kumakain ng maraming suha, baka magulo yung dose nung statin at ibang gamot. So pwede kumain ng suha, wag na sobra dami. Number 3, bawal uminom ng maraming alak. Ano yung maraming alak? Lampas 2 shots or 2 units. Lampas sa 2 beer sa isang araw o 2 hard drinks o 2 red wine. Huwag lalampas sa 2. Kasi more alcohol, diba sinabi ko sa inyo, ang statin, pwedeng small chance makasira ng liver. Alak nakakasira din ng atay. So, dinoble mo ang sira. Kaya hindi mo pwede pagsabay. Number 4, may mga gamot na iniingatan na ihalo with statin. May mga antibiotic na ito, papaalam mo sa doktor mo pa naka-statin ka. Kasi may mga antibiotic, pwede tumaas yung risk ng side effect. Like yung mga erythromycin, clarithromycin, antifungal medicines. Hindi, may mga gamot na hindi pinagsasabay. Kaya nga para sa akin, mas konti yung gamot, mas gusto ko. Kaya pinipilit ko muna yung mga home remedies natin.
Number 5, ito na 'yung sinasabi ko, na unang side effect, number 5, muscle pain and weakness. Oras na ka-statin ka, laging masakit ang binti, laging masakit ang muscle, nanghihina, paalam sa doktor. Baka may muscle damage, may a few percent, baka 2%, mga ganyan. Number 6, liver symptoms, binabantayan pag naka-statin. Kaya nga, sa statin, hindi rin ako hot sa mataas na dosis. Alam ko, maraming doktor na nagbibigay ng high dose. Hindi naman mali yun. Sa mga pag-aaral kasi, yung mga big studies, para makuha nila yung haba ng buhay, hindi na heart attack, mataas ang dose eh. Yung atorvastatin, pinapaabot ng mga 80 milligrams, 80s. Oo. Lalo na yung mga na-angioplasty, 40, 80. Ako, hindi ko naabot yung ganung kataas. Mga 10, 20 lang ako. Pinipilit ko sa pasyente, gawin mo tong mga home remedies mamaya. Pwede naman kasi umasa lang sa gamot, pero sa akin, hindi rin maganda sa inyo na high dose yung gamot nyo, pati side effect nyo, mas mataas ang chance. Eh, ang tigas naman ng ulo nyo, kain pa rin ng kain na matataba, ganun pa rin, overweight pa rin. So, parang sayang lang yung gamot, kinakontra mo rin sarili mo, di ba? May gamot gusto ko pero low dose lang. O yung tamang-tama lang. Kasi mas mababa ang dose ng statin mo, mas mababa yung side effect. Yun ang maganda, di ba? Mababa lang dose mo, ingatan mo pagkain mo, the less side effect, mas mahaba buhay. So yan yung number 5, muscle pain. Ingat. Number 6, liver symptoms. Yung naninilaw, ayun, pag naninilaw, ibang usapan na yan, naninilaw balat, mata. Ihi, naninilaw, nasusuka, sinecheck ang SGPT, SGOT. SGPT, SGOT. Lalo na yung may fatty liver. Sa may fatty liver, medyo controversial ang pagbigay ng statin. Medyo mahirap, complicated, short lang. Fatty liver, mataba, mataas ang cholesterol. So isipin mo, fatty liver, maganda bigay ng statin. Pero, eh, fatty liver, medyo namamaga na yung liver, binigyan mo ng statin, pwedeng lalong mamaga. So, timplahan yun eh. Timplahan. So, usually, mababang dose, pag tumaas yung liver enzyme, mas ayaw natin. So, binabantayan yun. Okay? Number 7, diabetes. Merong pag-aaral, I think mga 0.6% lang naman, less than 1%, tumataas yung blood sugar. Oo, na pag nakainom ng statin. Pero maliit lang yung percent. So, yun na nga ang point ko. Pag hindi naman kailangan at wag din naman masyadong high dose, eh, hindi ko gano'ng binibigyan ng gano'ng kataas na gamot. Kasi may konting risk. So, mamonitor din yung blood sugar. And number 8 na bawal gawin, syempre, paninigarilyo. Okay? Naninigarilyo, masisira ang baga, masisira ang puso, at nawawala yung epekto. Nawawala yung epekto ng statin sa puso. Eh, statin, ano bang explanation? Ano ginagawa ng statin sa bara? Actually, ang ginagawa lang niya, let's say may bara, di ba? Let's say ito, may bara. Parang medyo pinapatigas niya eh. Parang ini-stabilize niya. Imbis na yung bara sa puso na pwedeng matanggal, magbara totally. Parang fina-flat lang niya. Parang napa-flat niya. Nare-remodel niya konti. Para baga sa daanan eh, medyo pinapaluwag niya. Pinapatigas niya. Yun lang ang, yun ang nakikita nila before and after taking statin. Okay? So, pinakita ko na. Yung iba may side effect na parang nagsisipon, nasopharyngitis, pero mga rare naman yun. Mga rare. So, yun na nga. Merong mga memory loss. Ito, hindi ito napatunayan. Yung sa amnesia, sa brain, hindi siya napatunayan. Sa buntis, hindi rin binibigay sa buntis. Okay? So, pag buntis, sasabihan natin. Kailan maganda inumin ng statin? Umaga, gabi, pero usually sa gabi. Usually sa gabi binibigay. Kasi sa madaling araw, doon tumataas yung cholesterol o doon naglalabas yung liver ng cholesterol. So usually sa gabi, pero okay lang mas sa umaga. Tapos ang test nila, tulad nga sinabi ko, mga 1 month bago bababa. Hindi agad-agad bababa ito.
Ngayon, ito magandang part. Ano magagawa nyo para hindi na uminom o mabawasan yung pag-inom? Diba? Gusto natin mababa yung numbers. Tulad na sinabi ko, 200 milligrams per DL ang total cholesterol na maganda. Kung meron kang bara sa puso, may dating heart attack, pipilitin mo 200 or lower. Pero kung wala naman, kahit mga 240, 230, yung kapatid ko, 230, hindi naman, di ba? So, depende kung walang risk factor. Okay? Ito gagawin natin, maganda po to. Paano ipapababa ng tulungan yung gamot o baka matanggal yung gamot o mabawasan yung dosis, biglang bababa cholesterol nyo. Number one, oatmeal. Kain kayo ng oatmeal sa umaga. One cup of oatmeal a day. Lagyan mo na konting saging, strawberry. Bababa ng 10% ang cholesterol mo. So, pag 220, baka maging 200 na lang cholesterol mo. Magulat kayo. High fiber siya. Soluble fiber. Yung mga pagkaing mataas sa fiber, okay? Mataas sa soluble fiber, maganda yan. Parang nakukuha niya yung cholesterol sa tiyan na lalabas niya, nababawasan. Ano yung mga high fiber? Mga munggo, mga beans, lahat ng gulay, kangkong, okra, lahat yan. Mga spinach, di ba? Lahat ng mga talbos, maganda yan. Pag sa prutas, ang maganda lang, mga apple and pears, yung balat. Yung apple, pears, may tulong din siya. High fiber din yan. So, lahat itong mga healthy foods, nakakababa ng cholesterol. Isa pang nakakababa ay exercise. Malaking bagay daw talaga yung exercise. Nakita ko may pag-aaral. Hindi naman sobrang exercise. Yung kahit lakad-lakad lang, tapos yung may konting weights. Pag may konting weights, kahit light weights, bumababa daw talaga yung cholesterol. At yung exercise, maganda rin sa triglyceride. Ano pinagkaiba ng cholesterol and triglyceride? Actually, halos pareho yung dalawa. Ang kakaiba lang dito, yung triglyceride, pag tumataas yan, mas kapatid niya yung diabetes. Ibig sabihin, baka magkaroon ng diabetes yung pasyente. So, pag high triglyceride, malamang baka maging diabetic in the future. Pampababa ng triglyceride, may gamot din. Gemfibrozil, mga fibrates, hindi rin ako hot masyado dito sa mga triglyceride. Usually, itong mga statin, nakakababa din konti ng triglyceride, pero exercise, tsaka itong parang more vegetable diet, nakakababa din ng triglyceride. Next, garlic, bawang. Alam nyo, bawang, di ba? Bawang, di ba? Lutuin lang konti, dalawa, tatlong butil lang ng bawang. Hilaw, kasi baka sumakit ang tiyan nyo eh. Maganda hilaw, pero baka sumakit. Di, lutu-lutuin na lang konti. Bawang nakakababa ng total cholesterol. Sa blood pressure, baka makababa konti. Konti lang, mahina. Pero may tulong din sa cholesterol. So, garlic is good. Isda, maganda. Isda. Pero syempre, pag pritong isda, mamantika na eh. Siguro, paksyo na isda o ibang luto ng isda. Isda or pwede rin fish oil mismo. Fish oil supplement pwede rin. Kasi omega-3 fatty acids or isda mismo, nakakababa ng triglyceride, nakakababa ng heart disease, pampaganda ng tibok ng puso, fish oil supplement o itong mga isda. Alam niyo na mga isda, mga hasa-hasa, tambahan, tuna, diba? Tanigi, salmon, mahal, bangus, pwede rin. So, more isda, maganda. Isa pa, green tea. Green tea, although may konting caffeine ng green tea, ako ayoko rin, huwag din masyado matapang, pero green tea, nakakababa ng bad cholesterol, lowers LDL. Okay? Siyempre, yung taba, iwasan taba ng baboy, baka, mantika. Alam niyo naman yung mga oil, 'di ba? Laman loob, 'di ba? Konting bawas, 'di ba? Laman loob, mataas ang cholesterol. Sa itlog, kung mag-egg yolk, paiba-iba pag-aaral. Sa akin okay lang naman siguro 1 egg in a day o sa isang linggo 4-5 itlog siguro pwede. Pero yung egg white, walang problema. Yung egg yolk lang ililimit. Okay? Egg yolk lang ililimit. Isa pa, papababa ng cholesterol, tulog.
Magugulat kayo, mas mahaba ang tulog, mas mababa ang cholesterol. Mas laging puyat, laging gising, night shift. Siyempre, laging puyat. Ano ba nangyayari pag puyat? Gutom. Kain ng kain. Puro fast food. Kaya tumataas cholesterol. And bawas stress. Less stress, mas bababa din. Less stress, mas gaganda rin ang cholesterol level mo. Sinabi ko sa inyo, alak, sigarilyo, hindi pwede. And lastly, yung timbang, napakahalaga. Mas mababa ang timbang, mas normal ang weight, mas bumababa din yung cholesterol natin. So, pag ginawa nyo ito lahat, healthy na pagkain, with exercise, maingat pa tayo, mahaba tulog, less stress, bawas alak, sigarilyo, I'm sure bababa yung cholesterol nyo. At dahil dito, baka konting gamot na lang ang kailangan nyo. Okay? So, tulad na sinabi ko, sa tamang pasyente, pwede, pero pag hindi naman kailangan ng pasyente, tinatry ko muna to. Gano'ng katagal itong mga home remedies? 2 buwan, 3 buwan, walang masama. Ay, kung makuha ng 2 buwan, 3 buwan, pacheck mo na lang ng pacheck yung lipid profile mo. Lipid profile yun. Macheck yung cholesterol, LDL, HDL, triglyceride. So, tingnan mo, ayusin mo yung diet mo, pacheck after 3 months. So, pag naayos mo, magugulat ka na lang, uy, bumaba pala siya. Okay? Pero pag Christmas na, December, tataas ulit. Kasi sa mga kinakain nyo. Okay? So, sana po nakatulong to para sa tamang pag-inom ng statin. Yung akin ay payo lang ang final decision. Siyempre, dun sa doktor ninyo. Pero usually, internist at cardiologist ang nagbibigay nitong mga statin. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan. Sana po nakatulong sa inyo.